Hello guys, welcome back to my channel. Dahil laging umuulan, nagkaroon ng leak ang ating slab. Tingnan nyo, may tubig. Tumuloy yung tubig mula sa slab. Buti na lang, ang kisame ko dito sa may garahe ay spandrel ang ginamit. Kaya okay lang kahit mabasa. Pero iwa-waterproofing ko din para hindi agad kalawangin. Dito lang naman ang may tagas, kokonti lang. At ang gagawin ko ngayon ay iwa-waterproofing ko gamit ang Boysen Flexiband. Ang bili ko sa Boysen Flexiband ay 712 pesos at sa paintbrush naman na 4 inches ay 55 pesos. Nung ginagawa ito, nilagyan din to ng Sahara na waterproofing. Pero tumulo pa din. Dahil ang tubig ay nagpopondo dito. Bago ko lagyan ng flexiband, lilinisin ko muna yung mga ganyan. Tatanggalin ko muna yung mga sobrang simento. Ayan. Pagtatanggalin ko yung mga sobrang simento na yan para kapag pinflexiband ko, malinis. Ang sukat ng terrace na to ay 177 cm by 9 meters. Hanggang doon, 9 meters ang haba. Tapos ang sukat naman dito sa harapan ay 3 meters by 5 meters. 3 meters dito, at ang lapad niya ay 5 meters. Ito ang gagamitin kong pantanggal sa mga sobrang simento. Ito, palakol. Kapag ipapatiles ko na yan, papalagyan ko pa rin ng Sahara waterproofing at nakalevel pababa papunta sa downspout para hindi na nagpopondo ang tubig dyan. So ayan, natapos ko na siyang linisin. Hanggang dito lang ang aking ipe-flexiband. Hanggang dito lang sa kanto. Dahil lang tumutulo lang, ay dito lang banda. Itong banda lang dito. Ipe-flexiband ko yan hanggang doon. Hanggang dito. Hanggang dito sa kanto. Ayan. Ito ang gagamitin kong pang waterproofing, Boysen Flexiband. Hahaluan lamang ito ng simento, meron siyang instruction dito sa likod. Sa 4 liters na Boysen Flexiband, ang ilalagay na simento ay 6.5 to 7.5 kilograms. Ayan po ang kanyang material preparation. Ito ang simento, nilagay ko na dito sa timba. At lalagyan ko na ito ng flexiband at hahaluin mabuti. Haluin mo ng mabuti bago ihalo ang simento. Pagkatapos kong haluin ang flexiband, ibubuhos ko na dito sa may timba na may lamang simento. Haluin ng haluin ng mga 15 to 20 minutes hanggang sa hindi na mabigat ihalo. Kung meron kayong barena, pwede rin gamitin pang halo yon. Lagyan nyo lang ng paint mixer.
Kapag ganito na ang itsura ng flexiband at magaanas ang ihalo, ay pwede nang ipahid yan. Shoutout nga pala kay Ricardo Oclaret at kay Salah Pogi from Riyadh, Saudi Arabia at kay Jomar Figueroa from Bulawan, Pampanga at kay Sid Toledo from Cavite at siyempre sa nag-iisa kong anak na si John Chloe. Kapag magwa-waterproofing kayo ng flooring, mas maganda dalawang patong or tatlo para siguradong hindi natatagas ang tubig. Grabe, parang uulan na, lakas pa ng hangin. Huwag ka muna uulan, kahit mga dalawang oras lang, para lang matuyo pininturahan ko. Kung makikita nyo yung kulay puti, ibinuhos ko na lang dyan ang flexiband na walang halong simento. Kukunti na lang kasi. Dyan kasi sa part na yan ang may tagas. Double check natin kasi kagabi magtamag umulan. Pero wala na sa talaga siyang tulo. Ayan o. Ayan ang itsura ng sisamin dito sa garahe. Spandrel lang ginamit dito. Ang presyo ng bawat isa ay 165 pesos. Ang sukat niyan ay 4 inches by 6 meters. Kung mapapansin nyo dito, magkaiba ang kulay dahil itong spandrel na to ay sobra ko lang sa may bubong. Ito, yung spandrel dyan. Yung sobra dyan, pinalagay ko dito. Ayan. Tapos, bumili na lang ako ng panibagong spandrel para dito. Ang kagandahan ng spandrel, hindi ka na magpipintura. Ayan o, finished product siya agad. O, di ba? Ang ganda. So, ayun lamang po. See you on my next video. Bye-bye!